Vince. Buti na pandaan ka. Are you okay? I feel responsible. Responsible for what? For Eric. Kasi tama si Tita Sol Davy. She just wants what's best for her son. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pero ayoko naman na... Ayoko naman ang bago rin yung isip ni Eric. Mahal niya pa rin ako, Davy. Mahal na mahal ko rin siya. I want him to be a part of my life. Vince, tell me. Are you and Eric back together? Lolo, may fix my hair? Ano sabi mo? Hindi ako marunong yan. Ano ako, Shoke? Ikaw talaga. Paano kayo? Eto po. Oh, naubos po, no? Hi, my loves. Mommy! Ito po. Si Vincent po. Wala pa. Sino pong sumundo sa mga bata sa school? Sino pa? Hindi ako. Babanes nga ako dun eh. Supposed to be magkikita kami ng kumpare ko. Tuloy, yun. Tumawag si Vincent at sabi niya, sunduin ko yung mga bata. Yun, sinundo ko. Bakit daw po niya hindi nasundo? Nagsabi po ba ang asawa ko? Hindi rin. At hindi rin ako nagtanong. Tigilan niyo na yan. Binayanda na tayo. Buti pa. Tara. Sige po. Oh, James. Bakit naubos to? Inubos mo, ano? Hindi po. Huli ka na. Hila. Binayanda, binayanda tayo. Sige, sige. Pakasumayan ng mga to eh. Dika, please! Bakit mo kinukonfess to sa akin? All the people, ako pa pinagsabihan mo? Dave naman, alam mo, ikaw na yung nakakausap tungkol sa mga ganitong klaseng bagay eh. Wala naman ako yung nakakausap. Lintik naman oh! Rinespeto ko yung desisyon mo dati. Tinanggap kong paghihiwalay mo sa akin. Tinanggap ko ang asawa mo, kinaibigan ko siya. Minahal ko na din ang mga anak mo. Tapos mo yung sasabihin, pati ang mga anak mo, niloloko mo din? Dave, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman sinadya ito. So what's next? You want me to comfort you? Kakampihan pa kita? Ano ka, gago? Nilolokan pa ba tayo? Miss, hindi ako maging parte sa pagluloko sa pamilya mo. Minahal ko na din sila like my own damn family. Kaya ayusin mo yung mga desisyon mo! Hindi man lang niya ako tinetext. Kaya itanong kung okay lang ako. It's not like him. Hindi ganyan ang anak ko. Tita, hayaan po muna natin si Eric. In love eh. Kaya kung minsan, kailangan mo nang malunod sa realidad bago may masmasan. Pero for sure, pag natauhan niyan si Eric, hingi yan ng tulong sa'yo. And for sure, babalik yung Eric na kakilala mo at kakilala ko. Hindi yung Eric na nawewengwang sa pag-ibig and marirealize niya, mother knows best. Tita, lalagyan ko ng Candy Crush to, ha? Anak, gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Mommy, ano yung napag-usapin ni Lali nung hinatid niyo siya sa labas? Wala naman. Maniwala ako. I'm sure inis na inis yun. Nasa kanya na nga lahat. Gusto niya, pati kayo. Sa kanya din.
Evelyn, mas bata sa'yo si Lali. Kaya dapat mas iniintindi mo siya. At tigilan niyo nga ako sa mga sumbatan niyo. At Evelyn, hindi ka dapat nangingit sa kapatid mo. Dahil hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya. Anak, tandaan mo to, ha? Kahit sinong tao, ano man ang estado sa buhay, hindi pa rin napupuno sa kanyang lahat. Laging may kulang. Siguro hindi lang halata, pero alam ko, walang taong perpekto. Hindi tayo nauubusan ng espasyong kailangang punan. Saan ka nang galing? Mami. Ano, napakita kayo na contact pero naka-off yata ang cellphone. Lobat kasi ako, Mi. Tsaka, na-misplace ko pa yung charger. Yun, nasa kotse lang pala. Sorry, ah. Mga inasikaso pa rin kasi ako mga papeles sa trabaho, eh. Ito, Mami. Sa araw mo. Ito, kamusta araw mo? Ayun, dinalo ko si Mami sa convent, pero wala na pala siya doon. Ah, wala na sa Mami mo. Kinaate siya nakikipira. Hindi nga ako'y nabisuhan eh. Inaway pa ako ni ate kung ano-ano masasakit na salita sinabi sa akin. Kesyo, binibili ko daw si Mami. Kesyo, pinapangalandakan ko daw na mahirap lang siya. Eh sa totoo lang, totoo naman eh. Wala naman talaga siya, so paano niya mabibigyan ng luho si Mami samantalang tayo? Pwede naman natin ibigay sa kanya yon, di ba? Daddy! Daddy! Nakikinig ka ba? Oo, kaso may napaka-pete naman niya pinag-aawayan yung dalawa eh. Kaya tara na, tulog na tayo. Tara na. Okay, good night. Good night. I love you. Ready na yung hinahanap mong blue polo sa cabinet. Yun ba yung isusuot mo? Oo, yun na nga. Thank you.
Ganito pala si Eric eh. Iba ka talaga, Eric. Nabugbog ka na. Guwapo ka pa rin. Oo nga eh. Kahit na may pasa ka sa mukha, mas may itsura ka pa rin dito kay Buknoy. Aba, aba, aba. Wala naman sa itsura yan, Eric. Nasa diskarte yan. Nga pala, yan ba dahilan bakit nabugbog ka? Nahuli ka rin may kinakalantaring iba. Ay, hindi. Nanakawan kasi ako. Eh ngayon, pinaglaban ko lang kung anong meron ako, kaya nangyari sa akin to. Oh, sige. Okay, sige, bye. Sino nag-text? Mami, ano ba? Bitawan mo nga to. Mami! Ano bang tinatago mo? Bakit ayaw mo ipakita? Wala kang makikita because there's nothing to hide! Sige. Kung wala ka talagang tinatago, give me your phone para malaman ko ang totoo. Kung wala ka talagang sinisekreto, bitawan mo yan. Akin na! Na ano ba, Mami? Ano ba nagawa ko para pagdudaan mo ako, ha? Haven't I underdressed? Kapag hindi mo binigay sa akin to, you're giving me a reason not to trust you. Sa ginagawa mong yan, you don't even trust me to begin with. After 10 years, Mami, ngayon mo pa ako pag-iisipan ng masama? Huwag mo akong balik ka rin! Mami, alam mo, kahit anong gawin ko, kung pinagdududahan mo na ako, wala na akong magagawa eh. Kaya alam mo, problema mo na yan. What? Ayaw na lang sa naman si Jackson. Jackson! Pakilabas na lang po yung itinawag ko kanina. Teka. Ano bang itinawag mo? Ayaw na. Alam na po ni Jackson yan. Kaya sige na po. Sir! Nandito na lahat ang binili niyo sa akin, oh! Kompleto yan, sir, ha? Salamat, Jackson, ha? Para naman, sir. Talagang desidido ka ng gawing love nest niyo ni Vincent ang unit mo. Ma, this has nothing to do with you. Desisyon ko to. Hindi natin kailangan mag-away. Talaga? So wala lang ako? Sino bang kasama mo pag wala siya sa tabi mo? Hindi ba ako? When you had that overdose because of that guy, nung nalaman mo na hindi ka na niya nahintay at nag-asawa na siya, sino ang nagmadaling umuwi dito para dumamay sa'yo? Hindi ba ako? Naging understanding ako sa relasyon niyo, Eric. Naniwala ako may future kayo kahit na malalim siyang nakatago sa closet niya.
Kahit napilit ka niyang tinataguan, pilit ka niyang iniiwasan at nasasaktan ka. Pero sige. Kung talagang gusto mo doon, at gusto mong umalis dito, umalis ka na. Ngayon na. As you wish, ma. As you wish. Lali, nice to see you here. Hi. Naihatid ko na mga bata sa eskwelahan kaya dumaan ako. What brings you here? May tutulong ba ako? Nagkikita ba kayo ni Vincent recently? Recently, yes. Why? Ba't mo natanong? David, wala ka bang napapansing kakaiba sa kanya? What exactly do you mean? May problema ba? David, ayokong maghinala ng hindi maganda. Pero iba kumilos si Vincent ngayon. Yung cellphone niya, ayaw niya ipahawak sa akin. Sa bahay, lagi siyang distracted as if he's not around. Pag pinupuntahan ko siya sa office, lagi siyang wala. Ewan ko, pero hindi na talaga maganda ang kutob ko eh. Lali. Anong alam mo, David? Lali. Ayoko may pahamak si Vincent. Pero siguro dapat mo siyang bantayan ng mabuti. For the sake of your family. At para sa lahat ng ginawa mo para sa asawa at mga anak mo. So may hindi magandang ginagawa si Vincent? Iba ang asawa ko. Lagi sinasabi ko lang na bantayan mo ng mabuti ang asawa mo. Sir? Oh, Elvis! Ba't ngayon lang dumating yan? Ilang weeks na ako out of stock ito. Halika, tawa ka sa akin. David, hindi ba tayo tapos mag-usap? Pakinggan mo ko sagutin. May babae ba si Vincent o wala? Lali, I'm sorry, pero ayoko na magsalita. May babae ang asawa. Talaga, Vicky? Pero hindi pa naman kinonfirm ni David yun eh. Ay, ako, here we go again. Siyempre naman, Bessie, ilalaglag ba naman ng tao yung best friend niya? Diba? Pero tandaan mo, ha? Ayon sa banal na aklat, kapag nagtago ng cellphone ng asawa mo, may milagro siyang ginagawa. And don't forget, ang propesya ni David. Oh, that says it all. Sabi nga ni David, bantayan mo yung asawa mo kasi meron siyang milagrong ginagawa.
Teka, kukumprontahin ko ka sa... No. Naku, Bessie, don't do that. Sit down. Yan ang huwag mong gagawin. Hindi naman naamin yung tao sa ganyan eh. Alam mo, lalo niyang nararamdaman na meron kang alam, lalo lang niyang gagalingan yung pagtatako. Eh, ano nga ang gagawin ko, ha? Okay, relax. Remember what I told you before? Be vigilant. As in, makiramdam ka lang. But at the same time, huwag kang magpapalata na nagdududa ka. As in, don't ever confront him. Hindi siya aamin. But you know what I think will work? Reverse psychology. The more na nafe-feel mo na meron siyang ginagawa, mas lalo ka dapat nagiging sweet. As in, para mag-guilty siya, para matauhan yung tao, magsisi na meron siyang ginagawa. Paano kung hindi siya magsisi at matauhan? Well, then I guess, kailangan mahuli mo na lang siya sa akto, Bessie. Pero tandaan mo, ha? Kung gigirahin mo si Vincent, kailangan may bala ka. Kailangan meron kang matipid na ebidensya. Kaya huwag kang titigil hanggat wala kang nahahanap, okay? Nag-lunch on si Vincent, eh. Hindi na naman kayo nag-abot. Hindi na naman ba sumasagot sa text? Ay, hindi naman. Dumaan lang ako para sorpresahin siya. Pero bakit parang lagi akong wrong timing? Eh, baka naman may ibang ginagawa. Di ba, may pinapagawa kayong bahay? Alam ko, pag break niya, pinupuntahan niya yun eh. Kamusta na pala yung construction nun? Ayun. Medyo naudot lang ng konti kasi bigla kami nag-iba ng architect eh. Umalis kasi ng bansa si Eric, yung original architect namin. Pero nakahanap na kayo ng bago? Oo, okay din naman. Anyway, pwede ko bang hintayin dito sa office si Vincent? Oo naman, stay as long as you want. I'm sure pabalik na rin si Vincent. Sige, salamat. Sige, iwan muna kita. Kinuha ko na nga pala ibang gamit sa bahay. Mas mapapadalas na ako sa pad ngayon. Abe, hindi ba ma-bore kung lagi ka lang sa pad? Lagi ka namang bibisita, right? I mean, hindi naman tayo pwedeng lumabas na lang palagi. Hindi na sa labas, eh. Aso, okay lang ba kung once a week na lang tayo magkita? Tsaka, eh, pwede ba kung wag mo na muna akong i-text o tatawagan ng kung ano-ano kung hindi man importante? Bakit? Hindi ka na kasi makuha ni Lali yung cellphone ko kanino nung nag-text ka eh. Ayun, ako nagtataka na tuloy, nakakahalata na ata. Okay. Paano pag na-miss kita? How can I get in touch with you kung hindi tayo magkasama? Eh, may YM noon ako eh. Doon pwede tayo mag-usap kahit araw-araw. Sige. Keep in touch. Magkasama tayo ngayon. Pareho naman tayong free ngayon, di ba? Hindi mo pa naman kailangan bumalik sa shop mo agad-agad, right? Kasi free na ako ngayon eh. Baka naman pwedeng tuloy tayo ng sini. Please. Talaga? No. Sige. Thank you.
Bessie, kamusta ka dyan? Meron ka ba nahanap? Wala naman ako nakitang ibang clues dito sa laptop niya. Same pa rin yung password ng Facebook niya. Tsaka nung email niya. Wala ding password yung laptop niya. Ano ba itong ginagawa ko, Vicky? Baka naman napapraning lang ako. Well, I guess that's good news. Kung wala kang nahanap, edi it means walang ginagawa yung asawa mo. But Bessie, don't keep your hopes too high, okay? Dahil kung meron talaga siyang milagrong ginagawa, meron kang mahanap. Di ba may birthday mo na next week? Ano nga palang plano mo? Usual lang pag birthday ko. Lunch with the family sa hotel. So lunch sila. Akin ang dinner? So, celebrate your birthday sa gabi. Lumalabas din kasi kami nilalis sa gabi for a date eh. Oh. So, kailan ko pala masa-celebrate yung birthday mo? Kung the day before or after, pwede. Okay. Either advanced or late. Sige. Daddy, kumain ka na ba? Gusto mo ipaghain kita? Daddy Mi, tapos na ako. Boy, tatanong ko saan ako galing? I'm sure sa work, di ba? Wawa naman daddy ko. I'm sure pagod na pagod ka sa trabaho, kaya dapat nasayihin kita ng mabuti. Mi, mamaya na may tatapusin pa ako eh. Sobrang komplikado kasi ng mga paperwork eh. Kailangan ko lang tapusin. Kumaya. Thank you.
Daddy? Bakit nakalock yung pinto? Hindi ko alam eh. Baka nalock ko, di ko naman ayan. Bakit, May? Sorry. Am I bothering you? Alam mo, Eric, buti magkaibigan pa rin pala tayo, no? Akala ko, papipiliin mo rin ako tulad nung pagpapapili sa'yo ng mami mo kung sino yung sasamahan mo, kung jowa mo ba o siya eh. Siyempre, ikaw lang ang kaibigan ko kalad, Karen. At alam kong may taste ka, that's why I need your opinion sa pagpili ng gift for Vincent, okay? Wow, Eric, ha? I'm flattered, ha? Taste ko, tapos ako yung, hindi ako yung makikinabang? Sorry, ha? Wait, para saan nga ba yung pagbili mo ng gift, ha? So, ibig sabihin, magkasama kayong magse-celebrate ng birthday? Ganon? Oo, pero baka before or after na ng birthday niya. Oh my God! Edi hindi niya na birthday! Eric! Siyempre, family first. Ay, yun nga ba ang sinasabi ko eh. Alam mo, yan pa lang yung simula ng pagiging hurt mo bilang kabet, ha? Marami pang birthday, marami pang mga special occasions na may itsapwera ka. Kaya mark my word. Daddy, gising, may itatanong ako sa'yo. Bakit, Ni? Anong password mo? Password saan? Sa laptop. Bakit? Gagamitin mo laptop ko? Oo. Dati naman walang password yung laptop mo eh. Ngayon, kailangan kitang istorbohin para lang makuha ko yung password mo. Ano na, ibigay mo na sa akin dahil gagamitin ko ang laptop mo. Meron akong file na titingnan doon, nakasave doon. Ano na lang, Ni? Gamitin mo na lang yung computer ng mga bata. Daddy naman. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang password mo? May tinatago ka ba? May babae ka ba? Yeah, ha? Mami naman, anong kalukuhan yan? Ano sinasabi mo eh? You heard me, Vincent. Malakas ang kutob ko. Kaya ka may password, kaya ka naglalak ng pinto, kaya ayaw mong mabasa ko ang mga text messages mo dahil may tinatago ka. Ano? Nababaliw ka na ba? Konting privacy lang?
May ginagawa na kaagad ako masama? Hindi ka naman ganyan dati ah. Wala kang tinatago noon. Ultimo cellphone mo, laptop mo, nakabuyang-yang lang dyan. Wala kang pakialam, kaya kampante ako sa'yo noon. Hindi gaya na ngayon. Kaya umamin ka na. Ano ba talagang tinatago mo? Lali, why are you shouting? Dinig na dinig namin kayo ng mga bata. Why are you shouting at my daddy? Wala anak. Mommy and daddy were just arguing, di ba, daddy? Yes, nak. Wala yun. Okay kami ng mommy nyo. Pwede ba, sa susunod, kung mag-a-argue kayo, hinaan nyo lang ang volume nyo. Total, hindi naman pala kayo nag-aaway. Kids, hintayin nyo ako dyan, ha? Bababa ako na magpapaligo sa inyo. Hindi pala nag-aaway, ha? Pwede ba? Huwag mong sinisigawan ng anak ko. Ayan, sign number 2. Bagong password. Isa lang ibig sabihin yan, Bessie. May itinatago, may nilalandi, may babae ang asawa mo. Yun na yun. So paano na? Ano nang gagawin ko? O ngayon, tatanungin mo ko ng ganyan. Diba, sabi ko sa'yo, Bessie, huwag ka kagad magpapa-apito. Huwag mo kagad girayan yung tao. Yung mga ganyang reaksyon dapat kapag nahuli mo na sa akto yung tao na may ginagawa talaga. So, patuloy lang ako mag-iimbestiga? Oo. Pero huwag naman 24/7, Bessie. Kung ang pulis nga, may day off eh. Aanap ko na. Para panandalian mong makalimutan ang problema mo, mag-shopping na lang tayo. Retail therapy. Sale ngayon, dali. Okay? Game? Sige. Gusto mo niyan? So, why were you shouting at each other? You were talking lang naman eh. You were mad eh. Nalalakas mo na ang mga boses niyo. Hey, kids. Alam niyo, it's normal lang naman na magtalo minsan yung mag-asawa. Diba, minsan pag hindi kayo nag-a-agree sa isang bagay, ganun din? Diba? Pero nagkakabati naman kayo agad. Diba? You still love each other. Ganun din kami ng mami niyo. Pero Daddy, promise me, huwag tayo tutulad sa ibang classmates ko. Ayoko ng broken family. Di mo sasaktan si Mami, ha? Or else, ako magagalit sa'yo. Sige na, sige na. Malilate na kayo. Sige na. Bye, Daddy. Good kayo, ha? Sige na, be good na. Bye. Bye. Bye-bye. Maganda siya, ha? Tsaka mamahalin. Alam mo, Eric, I want to buy one for myself din too. Tsaka alam mo, ba't ganun? Pag ako yung nagbe-birthday, ang kuri-kuri po. Ayaw mo na. Miss, ipapag-gift wrap ko, ah. Okay, sir. Wait lang po. Okay, thank you. Oh, look at this watch, Bessie. It's so nice. Eric? Papain! Akala ko ba nagpunta ka ng US? Sabi ni Vincent, nandun ka nga daw. Anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Yes, oo nga. Dapat nga aalis ako. Pupunta States. Kaso lang, na-postpone. Yun din yung alam ni Vincent eh. Oo nga pala. Barkada ko, si Danny. Kilala ko na siya. Hi! Me, I'm Vicky. Lali's best friend. Hi. Hi, Dad. Hi. Vicky. Yeah. Hi. So girls, I won't keep you from shopping. Miss, yung pinag-gift wrap ko nga pala. Sandali na lang ho. Okay na siguro yan. Nagmamadali kasi kami eh. Oo. Anyway, it's good that we bumped into each other. It was nice to see you again, Eric. Yeah, go. It's good to see you too. And I hope everything's going well with your dream house. Yes. Tuloy-tuloy naman. Okay din naman yung nirefer mo sa amin. Yeah, but you're much cuter, Papa E.
Anyway, we better get going, Vicky. Sige, I'll let you two catch up on things. Alright, take care. You too, Papa E. Nice seeing you. Bye. Bye, Daddy. Oh my God, Eric. Awkward. Oh my God. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ako makahinga. Hindi napatanggal tuloy ako ng botones nung wala sa oras, ha? Hindi siya gift wrap! Wala pa ba? Tagal eh! Oh my God, wala silang alam sa pagkatao mo, Eric. Hindi nila alam kung gaano kakalansa at kung gaano kakaklose kay Vincent. Daddy? To drop by to say I'm sorry. I was out of line. Paranoid lang siguro ako kasi guwapo ang asawa ko at ayokong maagaw siya sa akin ng iba. Sorry din, Mia. I guess I gave you reasons to doubt me. Pero hindi naman dapat, di ba? Yes, mami ko. Dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Talaga? Yes, me. At kung may babaeng dumating man, at biglang subukang agawin ako sa'yo, me, hindi ko sila papansinin. Okay. I believe you. O nga pala, sa mall kanina, hulaan mo kung sino nakita ko. Sino? Si Eric. Nandito pala sa Pilipinas si Eric. Nakita ko yun, Eric? Oo nga, sa mall. Kalain mo yun, hindi pala siya umalis ng Pilipinas. Pero parang nahalata akong nagdadahilan siya kanina. Bakit kaya siya ganun? Ano kaya yung totoong reason kung bakit nagkunyari siyang aalis daw siya? Wow! I had no idea, dito pa pala si Eric. We haven't kept in touch kasi since nag-resign siya sa atin eh. Weird naman niya. Feeling ko talaga nagdadahilan lang siya na kunyaring aalis siyang papuntang US. Eh, masyado ko na nagiging suspecha. Iwan ko ba? Dahil siguro sa nangyari kay mami at kay ate, I can't help but feel na dapat siguro hindi buong-buo ang tiwalang binibigay ko sa ibang tao. Me. Huwag na natin pag-usapan yung ibang tao, okay? Tsaka, you better leave. Susunduin mo pa yung mga bata. May kliyente pa rin ako sa baba. Sige na. I'll see you later, okay? Okay. Tara! Sige.